Blacklist. Okay, first kay coach, anong masasabi mo sa match ngayong gabi? Sobrang intense and sobrang saya namin kasi nabawian namin kasi nung unang pagtatapat namin medyo go. Nung unang pagtatapat kasi namin medyo naging one-sided, tapos yung second game noon ayun yung dikit pero na comeback kami. Pero this time ayun sobrang saya ng naging result kasi na reverse sweep namin. Naka-reset sila kahit na sa first game ay sobrang durog, naka-reset sila ng ano ng mabuti kaya nangyari, second game, third game. Sobrang ganda ng naging performance nila. Anong masasabi mo sa execution ng mga pinlano nyo for tonight? Na na-execute ba, nakapag-adjust ba kayo ng maayos? Ayun na yung ano, bagong identity namin eh. Gaya ng mga nasabi ko nung mga naunang interview, meron silang resensyang gawin yung mga risky plays na gusto nilang gawin as long as reasonable, as long as alam nila na maganda yung kakahinatnan. So, palagay ko na execute nila ng maayos. Anyone can answer. So, nakita nyo kanina yung ano, yung laging laro ng Omega, natapos natalo nila AP Bren. Nakadagdag pressure ba sa team yung pagkapanalo ng Omega? Dahil nga medyo malakas yung tinalo nila and sila yung naghahabol sa inyo ngayon sa standings. Para sa amin, hindi namin tinitingnan yung mga condition na yan. Panalo man sila o matalo, parang hindi namin talaga tinitingnan. Lalo na yung mga analysis na dapat matalo si Gantor, makakuha ng one point, or et cetera, et cetera. Hindi talaga namin tinitingnan yung mga condition na yan. Basta importante lang sa amin, maipanalo namin yung mga remaining games namin. Kasi kung palagi lang namin titingnan yung mga conditions na sana matalo yung ganto, sana manalo yung ganto, parang nilalagay na lang namin yung kapalaran namin sa kamay ng iba sa halip na gumawa kami ng paraan, di ba? So, yun na lang yung nasa mindset namin. Ipanalo na lang yung mga remaining games. Edward, bawing-bawi yung ano ngayon. Yung laro mo ngayon. Anong masasabi mo sa nilaro mo ngayong gabi? Ano lang, nasa condition lang. Bakit nasa condition ka ngayong gabi? Wala, joke lang. Ano lang, parang... Paano ba? Na-execute namin ng maayos yung ano eh, yung game eh. Kumbaga, nakapag-turtle kaming maayos, ganun. Walang nangyaring disaster sa early, ganun. Kaya, ayan. Mas naayos namin yung game namin ngayon. May pressure ba, Haji and Edward? May pressure ba knowing na itong Onyx pumasok ng second half of the season na inisweep niya lahat ng mga ano, ng mga teams? May ganong ano ba, mentality bang... Para sa akin, ano, wala naman eh. Kasi parang hindi ko naman din alam na na-sweep nila. Or nakalimutan ko na rin ganun. Na na-sweep nila yung first ikot ng ano MPL. Para sa akin, ano, nag-motivate kasi sa akin ngayon yung MSC eh. Baga gusto ko talaga makapasok dun eh. Ayun lang po. Para sa akin, ano, wala naman. Ay, wala naman pressure sa akin yan kasi as long as as long as andito pa kami sa ano, ay as long as ano, hindi pa kami laglag sa playoffs, ano, tingin ko ano, bawi kami ganun. Kumusta, Haji, ang ano, adjustment mo sa mga roles na nilalaro mo ngayon kasi nakikita namin nag-assassin heroes ka na ulit. Sino yung assassin? Arlott Fighter. Naman. Masaya naman siya gumitin kasi ano nga. Daming dust tsaka ano. May pang pick off siya ganun. Yung mga hero ko ngayon may mga pang pick off ganun. Kaya yun, pag may instinct ako na ano na kaya kong hulihin yung kalaban tapos sinasabi ko sa kampi ko agad na follow up ganun. Aji, ano yung reaction mo dun sa ibang comment sa SOCMED na magpalit ka na lang daw ng role, ganun-ganun? Kasi for the longest time, medyo struggle ng team yung roaming position. Kaya ni Kim po ay nagpapalitan. Ano yung naging reaction mo and then sino yung tumulong sa'yo para mag sa tamang mindset, ganun? Tingin ko ano lang. Di ko naman masyado pinapansin yun eh. Tingin ko di naman yun yung solution para ano eh, para manalo kami eh. Kasi di naman nila alam kung ano talaga yung nasa ano yung benda scene ganun.
ano lang, hindi ko lang siya pinapansin ganun. Mas ini-improve ko na lang yung gameplay namin nasa team tsaka yung performance ko ganun. May next question ako. Yung Blacklist kasi 'di ba kilala sa healing meta. Tapos the past two games, medyo iba yung nagiging heroes na ginagamit mo. Paano mo ma-describe yung type ng gameplay mo as a roamer? Saan mo siya ma-associate, ma-compare ganyan? Ano yung type ng gameplay mo ganun? Ako kasi as a player, ano, aggressive kasi ako maglaro ganun. Tsaka nakadepende yun sa hero para ano, para malaro mo yung gusto mo talaga. Pero kaya ko naman gamitin yung mga utility heroes. Kaso para sa akin kasi sa ngayong meta. Ano kasi puro, kumbaga puro pundutan yung laro. Ganun. Walang masyadong yung sistema. Puro ano, highlights ganun, pick up kung pick up. Yun yung nakikita ko ngayon eh. So, masasabi ba natin ano, mas prefer mo sa meta ngayon yung playmaking roam heroes kesa sa utility na roam heroes? Opo, parang ganun. Pero ano eh. Pero may mga chance pa rin naman na pwede namin i-pick yung mga utility. Depende lang talaga sa kalaban. Ganun, kung pasok sa kanila.